po. Oh, ito naman, ito naman. Ito naman, next, songwriting. I love it, Poe. Yes. Yes, songwriting. Kasi magaling siya actually gumawa ng kanta. Pero parang recent mo lang siya. Yes. You were able to do it. Kailan mo lang din ba na-discover? Actually, I wrote my first song. And Tito Augie made the melody of the music when I was 16. Wow, talaga. Yes, and then recently I've been like writing even more, but medyo hindi na ako masyado sa singing ngayon, more of script writing na this time. So yun yung script na rin. Yun yung pinapasok ko. But yeah, songwriting is one of one of the things. Sana makagawa ka din ng mga ibang kanta para dun sa mga sa storya na isusulat mo, may scoring na at saka may theme song na agad, so diba? Para lahat na. Lahat na. Oh, why not? Oh. If you're given that talent, why not? Go para ahead. Wala lang bayad, ako na lang. Ikaw na lahat. Ako na lang lahat. Ate, gusto ko lang malaman, halimbawa nagsusulat ka, Lovi, ng kanta, ano yung pakiramdam mo? Ano dapat yung pakiramdam mo para makahawa ka ng pen and masulat mo? Parang very spontaneous kasi yun. Bigla na lang siyang dumadating. It's not like you're gonna sit down and then magsusulat ka. Minsan may mga times na nakaupo lang ako sa car, tas traffic, tapos medyo malakas kasi imagination ko. Kaya kung ano-ano iniisip ko, tas dun ako magsusulat. So, minsan hindi ko naman siya pinagdadaanan. Pero, oo, basta nasa mood lang ako mag-inarte. Pag-inarte, ate, ang pagsusulat. Pag-inarte. Ang asawa ko din ganyan. Yun yung hindi niya necessary pinagdadaanan, pero meron nakwento sa kanya. Tapos, bigla na lang siya magsusulat ng kanta. It's harder for him pagka yung, kunwari yung he has to write a song na kunwari, kailangan ng theme song and you need to write a song. Although, mabilis na lang din nagagawa. Pero, kumbaga, kailangan niya yun gawin. Kailangan niya isipin. And, according to him, songwriting just comes to you. So, lucky ka dapat may naka-reading pen, paper, or yung phone mo, diba? Siya. Minsan, in the middle of something, kunwari, nag-uusap kami, biglang nawawala. Tapos na ba yung kwenta? Kasi susulat niya na. Tapos na? Or sa airport. Maraming time sa airport. Ewan ko bakit. Basta nagta-travel. Kumakanta siyang ganun. Dati nag-asap kami, tapos paglabas niya ng kwarto, dahil medyo matagal siyang nasa kwarto, ate, doon niya yung tabako na best. Doon niya biglang kinanta sa amin, tapos mamaya nasa album na. Doon niya nasulat yung tabako na best. Kasi nga, ang tagal niya raw sa kwarto, feeling niya, manas na siya. Tabako na best. Mamaya kinakanta niya na sa amin. Ang bilis, ng utak.